my Bible, it is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply this truth. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Thank you for someone. Chapter 18. Again, basahin natin ito itong ibasa ka kanina. Then I want you to take notice of the characters na natin. Ang isgutan, tulong kaklasi ng mga tao, mga character. Mga primary character, si King Saul, si David, at si Jonathan. Okay? Awahan. I'll be reading, you can sa verse 1, tama na lang ka sa verse 7, hindi na lang natutunan sa verse 12. Anyway, sa course, ito ang mensahe, ito pag yapon yung mabasahan, hopefully, magpasaktan. Para springboard lang, sa ito ang mensahe, karoon ito nga pala yun. You can sa verse 1, tama sa verse 7, ito pagtubag ang pagbasa ato ni mo. First Samuel, chapter 18, kung nga naman sa inyong Bible, you can say amen. Amen. And it came to pass when he had made an end of speaking on the soul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. The soul took him that day, and would let him go no more home to his father's house. Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul. And Jonathan strips himself out of the robe that was behind him, and he gave it to David, and his garments, even his sword, and his bow, and his girdle. And David went out with whosoever Saul sent him, and behaved himself wisely. And Saul sent him over the men of war, and was accepted in the sight of all people, and also in the sight of Saul's servant. And it came to pass as he gave him, when David was returned from the slaughter of the Philistines, and the women answered one another as they played, and said, Saul had slain his thousands, and David his 10,000s. Because we bless our Padayon sa Pasimba, sa Kwan at Patong mga ulo, yung masong mga mata. Loving God, again, we are very grateful sa tanan na pagkabatidon-alon na mga pati ng ulo. Tanan na mga kasya na aming na-experience in this very hour. Thank you, the Holy Spirit, sa iyong faithfulness working sa aming mind, sa aming heart. Thank you sa presence sa matapusan. Let's be the blessing kay kanina mong Kaginoon that you have been moved in each and everyone's heart. And I bless you again for your grace na magpadayong at parahakat palabot sa iyong mga kanakan sa mag-aabubok sa aming kuswano ng patuho, kuswano ng tinuloy, aming mapamatulan. Nag-inoo ko ka na ngayon na mong nasundun na nag-aroon. Kung buhi mo kay mga butang, sumala sa nasakta na mong mga prinsipyo di ka sa iyong puno. Malay ka kita na Diyos na aming mainan. Kabuti ni Lord Jesus ay mamilig na dugo. Iisa yung kamangan ni nanan sa mong kaliwala sa mong kapadayo mo. Ang mong kamigay ang mga ito naman, pinaglamang sa kamangan ni Lord Jesus. Amen. Okay. Kaya kanina mong tag, we talk about mothers being kingmakers. Nainig mo ba doon? Tama, dali ka. Tinuod na success sa Kristohan yung naaking Kristo. You want true success, anong ginabuyan? You can only find it in Christ. No other way a person would enjoy successes unless he has a true and right relationship with God through Jesus Christ. Ang kalibutan ipurma sa Diyos pinagi ni Kristo. Ang kaluwasan kiyata sa Diyos sa tao pinagi ni Kristo. Ang pagpananalig sa Diyos sa tao umabot pinagi ni Kristo. Ang pagsupply sa Ginoo sa atong
salvation of who is through Christ. Walay kaibig, walay kaibagi, na naay kurabutan, maayong may kapok, sinabuhi si Kristo ano, is through Christ. GM, ano magkakawala ko, why are you running around? You sit down, you try to find your nanay and you sit down, okay? Now, kung naano kayo relasyon ni Kristo, aminaw, you are on your way, you are on a position na maka-experience ka sa i-promise sa Diyos ni mo ang abundant life. Amen. E intuyo ni Jesus Christ, ano may ang Jesus kalibutan? It's in John chapter 10, dilip yun ang piling mawala. Ihatag na sa Diyos para masabtan sa tao na dilip ang eternal life, ang gusto niya ibong mapahimuslan, hindi lamang kinabuhi na walay katapusan ka, humanan ang kinabuhi ka. Kundi, while you are waiting for that eternal life, ma-experiensyahan mo na itawag more abundantly. Life, live more abundantly. Kanang may tuyong na to. Wala na may problema ito ka. Yan, mamatay ka, patulong na magkasalani. By faith in Christ, patulong na magkasalani. Pero gusto sa Diyos na, o kalipay sa Diyos, makita na itong kinabuli, na ay mga successes. Kalipay sa Ginoo na, makita niya, nakita na enjoy ka itong mga victory, na enjoy ka itong mga prosperidad. Wala man ranuha sa Diyos na gibutang ka sa kalibutan para ang atong kinabuli taman mamatay magantos. Giplano sa Diyos, kamantay ka, kung sa kamaayong Ginoo, if you are to read again your Bible from Genesis, di-plastan niya tanan ang kalibutan o saan niya ibuka ang tao. It means everything has been provided for already para sa tao. O saan niya di-ibuk tao? Wala niya gina ng tao. Sige, butang ng takaniya, wala'y bahala na, wala'y purma ang kalibutan, ibahala na ka kung siya manuma niya. Wala. Kundi ibutang ang tanan sa Diyos daan, ang kalibutan, para inibukan niya sa tao, ang iyan na lang is to manage, to take care. Ano ma-enjoy na niya? Ang problema lang sa tao, he has forgotten na dapat inibukaon niya iyang relationship with God. So nagubahay ang relasyon niya sa Diyos, pinagi sa iyang pagpili na dili musunod sa klaro na command sa Diyos. Ang problema na ito, naaong kay Ginoo, na gusto na mag-enjoy ka sa iyahang giplano na ito from the start. But the problem is we are making the wrong choices. Ato mga pagpili ni Mao. Isang nagalisin puro mo pagpili na ito sa mga butang, the way we use our words, the way we relate with people, ang ato mga pagpili ni Mao. Ako yung mga kaninang pang-sundon, ang mga lifestyle na atong pinapangita, puro si Mao. Ubaw na, na nagka-problema tayo, it's because of our choices. Pero ang Diyos, hindi siya musugod na magpabilin ka na ang iyong relasyon niya, hindi mas-establish o mas-stable. So siya mo na naging mo pagi mo ng through Christ, pinagi ni Kristo. Ingon si Apostle Paul in Colossians chapter 1. Tanan sa kalibutan na exist o nagpadayo tungod ni Jesus Christ. Kung tungod ni Jesus Christ, tanan nga mahikapok sa kinabuhi sa tao, ang tinunanay na kabulahanan, siya lamang mo'y makahatag. Morang, according to the foreknowledge of God, before the foundation of the world, si Kristo, iandam na sa Diyos, ang Messiah, iandam na sa Diyos, para ang tao magulahan, magmalipayon, mag-enjoy sa creation sa Diyos. Now, kung gusto ka success, again, I tell you, it's a right relationship with Jesus Christ at yung kinahalan. Now, kung naano magaling kayo relasyon ni Kristo, kanin mo ang pinaka-importante una ni mong masaktan. Mga determining factors for success.
Successes diri atau kajian, untuk kita kesambut dan keluarga bukan betul. Maglisud yud ang tao o makadawat kung dili siya kabalong natang. Dili o dili juga mag-enjoy sa mga gusto ihatag sa Diyos nimo kung dili nimo unahon o pakita that you are willing to give. Ang Diyos ihatag na di ako kita ng mga bago mas dagahan pa ng mga parable that speak about giving rather than it speaks about heaven and hell. So Bible dagahan kay parable regarding giving na muna yung parable heaven and hell. Manual. It's because after kauman ka na di decision may tumod in Kristo gusto sa Diyos na kanang Kristo nimo maunay imong saligan na kaning kinabuhi ang nagpaabot ka sa imong kinabuhi na walang katapusan sa langit maunay mutoklon nimo o mutoklon nimo na mahimo ka magyan atun. Usa sa kasundo anong kakang mga tao hindi na imong successful talong talong tingkas ang lumang hatag tingkas gusto mo hatag. Maghatag magalita, magminta ka. Yung makahatag magalit, hindi ka cheerful. Nakalimutan na kanadya yung paghatag, mawari ko din yung paagi na makagawa ka, gikan sa Diyos na mo'y sore sa tanan na to. Kaya kung yung karang, ino na rin. Sa kadugay ni mong nabuhi sa kalibutan, ako di ko musugot another 20 years. Di ko ka-experience ang milagro sa Diyos na paghatag na din ako. Di ko musugot ka na. Ang butang ikaw sa katugay ko sa kalibutan, nawa ka na kanan o hatag na liberal. And ang generous giving ba? Ang cheerful giving ba? Nawa ka na kanan na tanawa, pinatay mo pa itaroon ka rin, musugot ka ka na mag-antos niya mo ka. Musugot ka ka na magpapabiling ka publik o di ko musugot na magpapabiling publik. Dili sana na mataw ka sa kalisod o publik ang ginihanan. Ang sana kung naaw ka kay chansa na pwede kang maglingkawas gikan sa kalisod, wala ka ni dili na magawas gikan niya. Isugot ka na magpapabiling ka. Kapalungan ko ka sa prinsipyo na nakailigasyon sa Diyos. Kapalungan ka sa prinsipyo sa paghatag. So ayaw o ayaw yung kalimot, gusto kang makaangkod, hatagdaan. Hatagdaan. Ikatawa. Determining factor para sa success is holy living. Pagkinalo. The Bible says in Psalm 34, the eyes of the Lord are over the righteous. Ang mata sa Diyos ang inatanaw patungo na tinaho. And His ears are open unto their prayers. Nanong ang mata sa Diyos dito sa nagtinaho. Kaya kung ang mga nagtinaho mutawa paminawon sa Diyos. Kung di ka magtinaho, di ka magtinabuhi para yung sasala. So di at aka, isa kung sao ni mong tawag sa Diyos, ang Diyos di siya ninaw mo. Mo ikaw ninyo ng ino, nagtanda ko kanunay sa mga maayo na imong gihimo. Pero na kay mga maayo ni mo, it means na nagkapot ka ng mong palayo, ikan sa mga butang, na di di makapainuot na ko. Okay, nagpalayo mo ka sa mga butang, di makapainuot na ko. Ang imong tuyo din, ang imuang, ang akong pressure, then you will experience my pressure with you. Iyon na naman. Dahil mo na tao, gusto may mong successful, pero maghimog yan po sila. So, ang nalang pagka, may mong malang puso na din na mubiling na magyapag ka sila. Yung mahampot, pero makamakahimog ka sila. Yung sahay, pagkain mo ka sarap, sa hindi mo yung pinili, hindi mo pala maging pa, hindi mo pala maging katuhan. O sa isang tip sa loob mo, kung cover ka sa musa, he that covered sin shall not what?
prosper. Huwag yun ilampok na tao na magsigil ka pero sarap. Kaalam na giyakat sa Diyos na Solomon, huwag pa'y nakasurpas ang ang wisdom outside from Jesus Christ. Kasi Solomon na yung magkanamong isulti yun na iya, walay tao ilampok na magkagotago sa lahat. Amen! He that covered sin shall not prosper. You want success? Determining factor? Giving? Ingat ba? Only giving? Kasulong. Determining factor of success ang imong relasyon naka-flourish. Huwag ka sa pot, you are developing it. Kaya nang ikaw ang maayong relasyon hindi naman sa imong pamilya kundi kuyong sa mga tao nagpalibot mo. Panginoon mo, ayaw sugot na ang mga tao hindi ganangan mo, hindi ma-attract sa inyong pagkatao. Pinakapangit ka tao na ikaw ang tao ng WPR. Nagawa yun yung WPR, nabot pa sa pot, hindi ganangan ang tao mo doon mo, ano ko na, sige ka, kung sa aluan mo. Singkat yan, pangisok. Singkat panghilabot. Kano kaya sa kang imong kinaya, mag-kirti ka na inanak, isa may ganahan ng lingkod. Kuya di mo. Isa may ganahan ng ina di mo. Yes, na ikanahon na dapat ka may mong riyan, may mong musulti ka kung gusto ka makatapag. Pero hindi ka na panahon, sige ka sulti ka. Hindi ka na panahon, sige ka panaway. Hindi ka na panahon, sige ka kaisok. Even si Jesus Christ na sungkot, pero ang hindi ka sungkot, ang daw ka nagiging mo sa tao, hindi ang tao. Amen! Kung hindi ka rin naka-flourish yung relationship, bata ka, hindi naka-flourish yung relationship sa asawa, clear na? Right. You want success? Kinaman naka-flourish na. Naka-lumpo na. Nayari mo yan pa, sa nag-flourishing, bula pa, nayari mo yan pa, na pareha sa rose pa. Na magtanaw ka, mahalang korte, pag-iisip mo, timuhumot. Ganahan ka. Iyon na ano ba? Flourishing dapat ang relasyon. Kung si Tingnan. Di ka dapat, maayaw mo ka, nagkato ka kwarta, pero kung si Tingnan, di sa katawang Diyos, panahon sa pinamalan. Isun sa doon. Yung mga ante, yung mga angkol, di sa kaduol mo para matapak pa. Maayong tapang, isyon sa Diyan. Huwag sa'y ganahang patukang ko ni mong doon. Ano? Ano ba dito ka kapalos? O, orin. Gusto kang success? Tabong mo, alam buhay mong relasyon. Tabong mga anak, trabaho, ano yung nalindot yung relationship sa kinikatan? Ang mga mga narabaho na ako'y amo, tarungan ninyo ang inyong relasyon, mag-flourish inyong mga amo. Amen. Kaya ang believer, pati ang pastor, iyon ang Bible, for the sake of the gospel, pati na mo. Amen. For the sake of the gospel, imuha sila, imuha sila ilhod na otoridad. Amen. Ang mga inyong relasyon sa mga tao. Di kayo magandugay, magkataas mo, ito ang mga tao, di ka nangananungin mo. Determining factor for success is through Christ by being cheerful, by being a cheerful giver. Ikatawa by a holy living. Ikatulo by relational na mag-flourish. Kapag you need to find influential moments. Pangita ka ng mahimong ihimplo niyo na maglampo ang imong personalidad kung pagkatao. We need to look at kanang models na pwede ato sundod. Na naing mga prinsipyo na iyang ituhuan o iyang isunod kasi kanalanginan sa sundod na to. We need to find people that will influence us to be a better individual. Pangita ka na po, ito kamong mga mamon, pangita mo ka atin. Nagkataon niyo, gani si ate, nani ang conviction, sundun ako niyo. Yes. O nagkamusang mga ate, kamong matagkas na kinan, be a good example para sa mga nangita o buwin-buwin siya nila. Yes.
Lisod mo na. Ang Christianity, di pwede mahimong kita na. Gusto ka mahimong successful, huwag itong daghang na si Zuckerberg. Dampawan, karong na panahon is the most influential Jew. Karong na panahon. The man of the hour. Daghang, not only Jews are influenced, but even the around you. The influence though, kanina mga tao, they have not finished. Wala na sila kamuskwela. Wala na sila kamuskwela. Dili man na ang kanilang buhang edukasyon, dili man na assurance na mahimo ka maayo na tao. Daghang mga nakagraduate dyan, mga may patasang yapon. May kaamos, kuila ko, ang respeto ako sa mga tao, hindi man ang inuang edukasyon, may makakag respeto sa tao. Ang inuang pagtilaro sa inuang pagdala ng kumulasyon sa sila. At the same time, so may ito ko rutan na, huwag ito nang nakakita ka, gusto mo mahinga po sa inyong kinabuhin, may mong kang maestro o maestra. Pagkanaw maestro o maestra, ang pwede niyong sundon, na ang inaanak ko. Ngayon mo ublasin ng maestra. Inani ang hindi mo, inani ko dyan ako ng maestra. No? Rasta ko mga pastor, rasta ko. Hindi ko masukot ko ako'y tanawin na ka nang improve ko. Amen. Sige ka, fellowship ko mga pastor, na may kamo sahay, agansi ko, kay kanagsar kayong rabay na pastor, napakatabang nyo. Kasagaran, pastor, one day three kay, ikaw makuhaan ba? Ikaw ito sige, mahurot ka, maglobak ka. Muna mangita ko mga conference, mangita ko mga prayer vision, na tanong ako, maraming pasturan ito, yung fellowship ko. Kaya ano, arong makatabang sa ako. Kaya mangita ko nyo ka mabang, mutan ako mo nyo ka mga tao, na at least, they will influence you to do good. Amen. But to give your best. Para sa basketball ba, kailangan ka kukuyog ng ayaw mo ang basketball. Ayaw kukuyog ka ng baka. Gusto kang basketball, gusto kang takay mga makitaong kang basketball, kuyog mo, maayaw. And yung gusto ko na college days na po, kuyogan ako mga bright, kung mga disinistem. Kuyog nito, istoryahan dito sa kiosk, may mga kiosk dito ang magiging istoryahan. Magpagtapon, magkaitasin, kuyog nito dito. Karoon, ito yung tama mga disinistem, mga bugado na. Mga bugado na, mga bugado kaya natin jima ng usa. Hingga na yung jema, sa kapatid jema ba? Nandiyan, kailangan ni Mathew Cruz. Oh, papasok yan ah! Hindi na si Jima. Hingin siya, abogado na po. Nandiyan, hindi, pastor na. Sakawas na kayo ito, pastor, kesa na mo, abogado. Si Jima, naan ko yung mga kapas. Kanahan kong kuyo dito, ay ano? Ay, hindi ko, hindi mo, mga kauman din mo, mga bright, mga magkag-bright. Kaya, mga magkag-bright, ay sura istoryos ka, ang kanil mga magkag-bright, ang istoryahan, mga magkag-bright, ang tao. Hindi ko isko ng tao. Kanil mga bukog, kag-kanil tao sa butang. Mga magkag-bright, mga idea. Mga usay maayong limuon. Usaon nga mo improve pag yun ang study habits. Na ay panahon nga makaindon ka, kapuya sa daliri. Na istoryahan, puro si Unana ba? Pero, inuna, kung gusto kang ma-improve, ang hita ko kahit provincia nyo. Try to find influential models sa Christianity. Ang imong pastor, tanong mo ba? Ang nangyari si pastor, tanong din anak ko. Mauli maayaw ni pastor, abang na ko sundun. Mauli negative ni pastor, hindi na ako sundun. Negative man ni pastor, pero positive ni pastor, sundun ako ni. You want to experience successes? If you want to experience successes, next thing is, you must be spiritually guided. Paminaw, dapat na ay tumog ang imong espirituhano na paglambo.
na ay mugiyan mo. Find somebody that would counsel, that would talk to you, that would tell you, that would mentor you. Ingon ani mo maayos sa dispense mo. Pangita somebody that you would be accountable to it. Oh nga, makasulti ka saya, ikaw mo. Ingon ani mo yan, ani mo kaya tumak. Pangita na. Ang mag-aidan ka spiritually. Ayaw, walay. Samanta, there is no solo flight sa Christianity. No one is an island sa Christianity. Christianity is all about helping one another. Sa New Testament, baiti kabuog word for one another. Pray for one another. Help one another. Encourage one another. Comfort one another. Pointing na sa New Testament. Pointing ka one another words. Bali-bali. One another, in another Christianity. So, pangita daw ko ng butang-bang mo. O, kapristohano, pananita ka kay problema, pangita ka ng hiyan ng spirituality at ng pastor. Doon ni ate. Doon si mo sa school teacher. Ignama, sir, brother, kung sa maling ano, ingon ani maling, saan ka po ani daw? Doon sa iyong ati ang katao niyo, pwede makatabang mo, makagiyay mo spiritually. Doon sa kuya na pwede suntingan ka, iyong ani mo tinaro. Inani ang success. Amen. O bitang to, ako, patatinood ang pag-ani ni Pastor Joey, ay very happy nga, no? Gipustira niya ang nasunta ninyo na kasing-kasing niya na tinalo ng generosity. Amen. Nasunta mo ito yung pag-giver. Huwag man ato panahon na itong paglikap na subod nyo sa kagiver. Giver naman ang lahat. Ipustiran na niya, iprubahan na niya, kasakto niya ang inyong isugdan na imo. Kaya nag-anino siya. Ang inyong isugod, kapag po kasakto niya, ito lang na-challenge, sabi sakto na ito. Nadiksan na imo ang forgiveness, nadiksan na imo, kaproblema niya ko sa unahan. May man siya, dagan mo siya experience ako sa tignan. Tuluhin niya, ha? Kalau kita turun, makamahan yung bawah, hindi ko alam kung ano yung gagawin pa. Sa sunod, ayang higo, yan ay kong itawagan. Last Wednesday, kung itawagan yung pastor, kumusta na? Ano na nangyari? Dito ka sa dito? Ganito na gawin yung pastor. Ganyan, 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 ganyan. Ah, okay. Kalau niya naman yung tulog mo? Kay kuyog sa success, kamano ba ka? Your teachable attitude. Mga tao hindi patulog, hindi nyo na maglambog. Mga tao ang ipawali, mga tao ang ipagiya, isod na maglambog. Mumi daw kayo, kung gusto ka maglambog, patudlo. Yung hindi ka gusto ang tudluhan sa mga tao, hindi ka ganahan, pagkita ka, tudluhan ka, patudlo ni mo. Anong matudluhan ka, gihapo ka? Pero hindi ka makita, patudlo ni mo, may ako, magpabilis ka sa iyong pangunahuna, naglambog ka magpabilis. Si Solomon is corner is right in his own eyes. The fool is right in his own eyes. Kung ang buwag-buwag na na yung nauna na eksakto siya. So, yung ani ang determining factor sa success. Now, tanawa na ito, tulog na character sa Bible at itong nakita na itong ibasa. Unawa na ito, soul, sunod si David, sunod si Sassi, Jonathan. Sa may kalabutan na nasa kingmakers, yun mo tanaw sa panahon ni David, pali sa ulog ni David, may tao ni mo, the same country, the same na nasun, sila na po yun. The same na tao ang ilang itala. Pero, kung ikompara ni mo ang panahon sa kalampusan, sa panahon ni King Saul, o sa panahon sa kalampusan ni King David, na i-different siya. Di ba? Sa panahon ni King David, ang Israel was progressing. Israel was moving forward. Israel was becoming a great nation. Pero sa panahon ni Saul, nagsigigubat, hindi manlo ang mga Philistines. Sige sila gubaton. Niya alak sa kailangan ng mga kadaugan. Kung sa'y dipinig siya, naagilay dipinig siya, hindi nagbibay mo wak. So, inyong ani, suray ka ko ng dalaw. Nga naman, kung sukot naman ka, mapatiyas ta o
kay tagpiskwano. Na ay mga Kristwano di isa palitin sa musibahan. Sa upang lugar, na ay mga Kristwano. Kano nang pagkakana kami. Nga naman, na mas malampuon man sila, isa na po. Nga naman na aman sila yung mga kalampuan, isa na to. Nga naman mas nag-enjoy man sila, o blessing, isa na to. Kung yung taraw, pati yung sabihan ginuuha ang atong dahilan. Parias ra may bula ang atong gigamit. Ay. Ya, parias ra kadawa ang atong pagsimba. Parias ra mamane ang atong tinguha ng mga tinaro. Pero unsa may diferensya? Nga naman, na sa panahon ni Saul o sa panahon ni David, diferensya man ang successes. Nagyoy, naging inahanglan ako ang i-consider. We have to consider. Ano kung sana, ano, pinakamalik, mamarino ha? So, ano, malik, talikap, padulat, kanis tumakal. Alas 4:30, alas 3:30 na magsimba, alas 4:30 na. Kung naruman ko alas 4:30, inyo na rin ang lugar na. Pasko, ano yung masigil naman ang pag-asama sa pulpito ko noon? Ay kung pili ko mag-asama, magpagili ko sa tingin ako kailangan na kinaiyang pili ko lang po. Sa akin, ayun, sobra na kayo ninyo sa pastor sa inyong mag-asama. Bago yun na, kasi kapandrol sila. Ako, wala ko yung problema ang inyong kung kapandrolan mag-asama ko. Ingo na kayo doon. The scorner hated the one na mag-instruct sa inyo. Pero ayun ang Biblia, if you want to live in the way of life, instructions are the way of life. Pero di ka mag-lating ka. Eh, pato na ko sa mag-lating. Disturbing kayo. Ahari-hari ko. Sari-hari ko ang istorya. Sari-hari ko ang istorya. Nawala ko sa mag-lating ko. The difference between David and Saul. Okay, now, cerita. Unsa yung diferensya? Balik ta. 1 Samuel chapter 18. 1 Samuel chapter 18. Si Saul, aning panahon na, remember, chapter 18 is right after David defeated Goliath. Kaya mong basahon sa verse, sa chapter 17 na lang, tiana ang contest, ang away ni David at ni Goliath. Ang nito mo, si Goliath, ang iyong ulo was brought to the feet of King Saul, ibibigin ni David, ang ulo ni Goliath, ibibigin ni David, ibibigin niya, ihatag niya kang King Saul. And that day forward, na ay anak si King Saul, nga lang si Jonathan. Karoon si Jonathan, ato panahon na, as he was looking at David, kung yung katao sa chapter 16, si Jonathan, chapter 15, naabiyas sa tasya yung mga fight, mga away sa mga Filistinians, maayos na siya masundalo. Maayos na siya maaway. Pero nakita niya kay David, mas maayo si David maaway niya sa iya. Mas maayo si David mo diskarte o mas naay working na Diyos sa life ni David kaysa isang kinsang sundalo niya nakita. Remember atong panahon na Jonathan is next in line sa throne being king. Siya sunod na may umalik. Pero ang ginawa sa Bible, sa diyan si Jonathan nakita niya, mas maayaw niya, mas kabalo ni Mawai kaysa na ako. Mas naani siya yung Espiritu sa Diyos kaysa na ako. So ang nakita mo, si Jonathan instead of kanang magsina, magsilos, mag-away at maglagot kang David. Iyon ang Bible, iyahang ginigumba si King David.
The soul of Jonathan was knit with the soul of David. Ingon si David, I know I cannot be king, but I can be a king later. Pwede sa dilit ko may mungari, pero pwede ko mo himo sa akong hari. Parehas sa iyan ang ikan kang David. Diferensya ni David o ni Saul. Si Saul, sa diyamang na yung mga victory si David. Si Saul, instead nga iyahang alagaan, instead nga iyahang amumang o makikamigo siya kang David, kung sa iyan ang kabutikin Saul. He became envious, jealous, or he was seeking the life of David. Ang diferensya, ang character na naan nilang duma. Naay, nalungan na ako, teaching, ikan kang master. Gusto na akong i-share sa inyo. Ito ang the law of the deep. This is a principle. If you want to enjoy prosperity, mag-progress ang imuang Christianity, make sure na kapalo ka aning law of the lead. Unsa man yung law of the lead? When you're learning law of the lead, it means ang balaod, di ka na makusap, hindi ka na piling itambling mo basta balaod. Mo ito na ay sa mga Romano, na sila ay karang itawag, maxim, nga the law may be harsh, but it is the law. Ignorance of the law excuses no one. Kaya ang balaod, isa kung saan na di naman kailan niyong piling kaliyon pa, prasaling the law of sowing and reaping. Di naman kailan niyong piling kaliyon. Aron ka makaaning, magpugas ka. Wa pa magiging nanganilaan na huwag ipugas. Hindi ka na pwede ba niyon? Parang law of time. Hindi ka na pwede ba niyon? Bata ka niyo ka, matigulang ka. Huwag mo yung tigulang mo na bata. Sabi, tigulang mo na bata. Wala. Itawag ko siya law of time. So, hindi ka na niyo pwede ba niyon? Parang sa Bible, ay itawag the law of prayer. Nagigibay mo na yung mga tao na kung tama na na-desire, yun ang Bible, ang imong request to start with a desire without a desire, hindi ka tagad sa Diyos. You cannot have this, it's because you have not asked this. You have not because He asked not. So long yun na. Palaw na karoon ka rin kung saan yung law of the lead. Okay, the lead is anything in your life that keeps you growing and expanding. So, kung binisay mo na ito na, kung rapat something na ditakluan o taklog sa imong kinabuhi, na unta na ay mga butang na dapat magawas, na ay mga butang na dapat maglapdog na di mo imong kitakluan, imong isopress. Imuhang itabunan na dili na lang noon makatubo, makadako sa pinakadako na gustong tubuon, it's because you are putting a lid on it. Itawag na law of the lead. Mura ba, kapatay mo, kanang bonsai na mga kahoy. Isa kaya bonsai na mga kahoy? Bonsai tree. Okay. Kanang bonsai tree, kahoy na siya, katiguwang na kayo, pero pinting naman niya. Kapalo ka ganun, inaanak ka kamay, isupras na iyan ang blok. Ipugna na iyang rod, kinilutahan na iyang rod. O nang karaan na kayo iyang trunk, pero gagmay na gagyapon kayo siya, it's because na ay itapo na nakikunit na nakibiging gihimo na paradili siya mong span. O na siya lead, o na siya law of the lead. So, when speaking about law of the lead, these are the things that holds you back si mong pagsugod sa Diyos. These are the things that is pulling you down. Kani lead mo ni siya instead of soaring high, instead of na kay gusto maabot ka sa kanito because there's something that is pulling you down. Wala siya lead. Mo ni siya gitawag anything that keeps you moving in faith for God. Kaya mo ay mong pukong mo instead na
malampon yung pagtuon, ginalang mo ka magmalampon. Instead na, alam mo, personalidad at inyong pagkaikaw, mo practice, nagpabilin na niya ako kasi inyong pagkaikaw. Because you are, there's something illegal in you. Nagkubog, nagtabon. Anything that limits your effectiveness is a lead. Everything in you that limits you is a lead. Gusto ka may mo ipitin mo, pero nga naman magalimbalik mo ka with the same problem. There's something na dapat mo ang tago, and that is your lead. So, be aware of this one. This is in principle na that helped me. Nasabta din ako, nakatapang din ako tungkol kayo. Sa akong tingin ko, I don't want to stay the person that I am right now, na kung ingon ang mga tao, kinsa na si Tito, ngayon sila, wakon na ikaw sabat, di ko gusto na. Di ko gusto na magkadugay ko, mawalay makita ang kalambuan sa organisasyon na akong napinan. Di ko gusto na magpabili ko nga, pabili ang na akong itukon, walay mga paglambo, walay mga harmony na makita sa kawas. I don't want to stay the person who I am 10 years ago. Di ko gusto na. Kung kabantay ka nga nung nagkakiswano ni Unana, ang galing siguro kabantay ka nyo. Why is it? Na sa una, si ika ka rin, nanong karong rin ng yapo ka. That is your thing. Sa una, si ika kong tuluan, may ubus ka, kay si ika kong kanuman, pero karong si ika po ka, kay ubus, kay si ika po ka kabantuman. That is your thing. You have to deal with it. Kaya di kayo ganyan mo'y deal, yung anayang may tabo. Maunay mo, hindi sa inyo ang blessedness. Your lead is the hindrance of your blessedness. Kaya ang blessedness, di ka biya kwarta. Kaya, i-bless na siya, di ka biya kwarta mo'y mo'y rason na may inyo ka blessing, blessed na tao. Hindi ka na ganun sa finances. Pakapin na na. Pero ang real blessedness ka na imong pagkatao has improved. Ang imong personalidad, yan lang po. You are becoming better than you are a good one. May sa buhutan na siya, pero may samot na siya kabuhutan. Kaya sa kapulan na siya, karoon may samot na kapulan. Tawagan siya law of the beach. Anything that holds you, ikaw may kailan mo. Kaya nandito sa mga kapi na siya katabihan sa una karoon, natabihan. Nang tayo na lang. Anything that holds you, na di ka mo grow as a person, that is your dream. Naaga, nagtrabaho ka in something, hindi ka rin ka-effective in interest in you. Naagaling kayo project, higaling niyo mahuman, hiligin ka kapag-umpisa, it means there's something wrong that is holding you back. Mauna siya yung law of the lead. Mauna siya yung dipiling siya, may stone of the lead. Pero kung sa may lapot ni Jonathan, yun na may rin. Kung sa may lapot ni Jonathan, pumunta naman, ang example sa life ni Saul, before we go to David and Jonathan, si Saul, tanan niya limon was limited because from the start, Saul was very fearful. Tanawan hadyo. Sa sinugdanan, ganong si Saul, dili siya maka-progress. Dili siya maka-promote siya kabalino kaya sa pagsukod ng daan, if you are to turin ang history ni Saul. Si Saul, ipangita ko na ni Samuel, yung tago dito sa mga kargada sa mga kabayo. Kaya di gusto may mungari na di magyapon pwede ipangita niya, taas ba ni si Saul? He was above all the people. Taas na niya siya. So, may ito mo, pasok-pasok siya dito sa mga, pasok-pasok siya dito sa mga, kaya mga buyot, pasok-pasok siya ng mga sako. Ano, hindi siya makitan. Itawag pag-iapon siya sa mga, sa sinugan ng dami, alawan na ni si Saul, hadlo na.
Kung ano ka, unsay problema sa Kristiyano nga nung di magambo yung pagtuo, ang imo kayo. Amen. Di ka ka-exercise o ka-proof sa Diyos, something if you are faithful. Amen. Mauna na ringan ka, so, kaya ka. Si Saul, grabe ka impatient. There was a story, pasaw na nito ni Samuel. Kaya si Saul, i-tell siya, grabe Samuel. Saul, gusto ko na paabutol ko nito, usakang sulog, you wait for me, kaya nga, ahimo sa ta-conference sa Diyos, atong pagpapanong ng Diyos, kung unsay sa itong panahon sa pasulog. Basta lang sa ka, dito sa may valley or katong kiawayan nila patungo sa mga buildings. Nigraya, na ay forest dito, paabot na sa kuna ko, i-blender ni Papi Samuel. Ang reka mo, si Samuel na nito kabot, naapay dagang ikulit-ulit, siguro dagang pag-ikaw sila, siguro dagang pag-imo, naulay siya kabot, na-late siya 3 days. Ya iman kariyasa ko ang panahon na panahon hindi ko ang magbisakyanan hindi ko nabili ngayon ang anak ko diyan kabalaka kay Manila o Uzamiz sa kauras naman kay aeroplano diba? Iman kariyasa ko nun mag-hype pa man o nang nanay si Samuel karun si Saul pag-ingon niya pag first day nagpaato siya wala niya po Samuel pag second day kabalong kao siya gino. He was very impatient. Isa, di naman yung siguro tumutunan si Samuel sa iya, isaad na mo. On the third day, ang iyan gihimo, nagbuot siya gihimo o burnt offerings. Nagbuot siya. Was very impatient. Karong pagkahuman niya o burnt offering, mao'y pagkabuot si Samuel. Gihimo si Samuel, esa, kayo, ganun, nagbubuot mo ng offering. So, isa, hadlok magupusang pwedeng nakapabot ay hadlok sa puso ng tao. Muna nagbubuot ako. Abalo ka? Ang leader kinahanglan maanan o sunod. Amen. You cannot truly follow unless you have learned. And you cannot truly lead unless you have learned to follow. Amen. Prinsipyo na bisan sa CEF na mga books na leadership books sa CEF ako ibasa. A good leader has always been a good follower. Amen. Magpugas ka pagsunod ka mo karon lakang mo sunod dito. Amen. Di ka ikaw makakon o sunod karon ayaw yung expect na ay musunod nyo in the future. Bisan pag-posisyon na iibutan ka na posisyon, people will just follow you because of the name and the position, but after that, wala na. Kinahanglan mag-anong ka na by character, people would like to follow you because they have seen that you have learned to follow. Agi, ayaw sa pag-inasiras. Pakita sa agi. Amen. So, alam mo ako din ang mga gabong-gabong alam mukha. Kadaghan doon na itong lalaki na hindi makapamukha. Amen. Sino niyo ako pwedeng palit ninyo? Ako pwedeng palit ninyo bukas? Ako pwedeng ampo ninyo para nangitan mo sa iyo? Ako pwedeng gudyo ninyo kung sa'yo mga kinaiyang arayan? Dibilupon karong inyong pabukaon. Ako pa yung pagkaon ninyo pa-tayong na kamuna. Ako, baka hinasinas na ko gamay na di ako magbuka, kaya na ako'y agi na. Sa ako pa ng staff ko sa church, ako na usap, wala ako pastor, ako to'y tigibong poblansan, magpuntoy tigibong poblansan, ang pamilya na ako, akong ibiyaan. Ako ra usab manglimpyo sa simbahan, ulo kabangko pagkita bangkita ren pagindugo ra magali ni siminto katusya yuta
sinigan ako, kawan, bukuan ako, tubig, kawan, ibalik na po, bubutang, kawan, trapuhan na bang ko, ang pulpito, ako tayo tinsilig, ako'y tinghakot o mga tanong, ako lang trabaho sa una. Karong nagilas-ilas na ko, kaya naano ka? Karong ayaw sa gilas-ilas ko, okay, kaya di? Ayaw nga, si Pastor Galito, wag ganit buka-buka. O sinisago ka, ikaw ang problema palit bugas. Ikaw may pagayo ang budget. Sago ka na. Ikaw may challenge din sa mga tao kung unsao na magnambo ng kinabuhay ang lumahatan. Then, ikaw man, sugod ko, may buka. Kung saan ka di pa ka, kung pa na, hindi mo ma-opportunity ka ng privilegio, na ako mo kay ikayon na may mukhang follower mukha sa kahoy. Sakot-sak. Kaya natin ikaw galing magsimba po na ako nung nagtakutan lang. Kung may tapo pa yun na ako kayo magpaulay yung lahi, magilas-ilas. Ayaw paulayin. Di ka ikaw pastor, ayaw paulayin, di ka Chuck Norris. Pwede mag-mag, kailan mo Chuck Norris to, artista sa artista sa panahon ko, ako siya na panahon ko, sunod, sa Norris to, basta galit magsalita, basta magubat na, hapit na mahurot ang mga buhutan ng mga sundalo, usan nila siya mabot. Sige ko na siya pa ulit, balik, ulit, itawag mo lang sa Norris. Kaya para mapansin, yung hindi ka makabutan na niya, kung parang na yun, ayaw pag-ilasan. Yeah, yeah. Huh? Learn to follow. Ayaw sa pag si Saul, yung anak ang iyang problema, was very impatient. You will have your time. You just wait for it. Yeah. Ayaw po pagdali-dali yung people o sunod o relasyon. You will have your time. Kung impatient ka, kare sa soul, you will be limited. Hindi ka ka-extend kung unsa yun ang kanindot ng Christianity ng Diyos Ginoong Kapalim. Katulong, si soul was limited by lead of influence. Kapalong ka, ano si soul dili kay influence? Wala pa sa mga, wala pa sa mga pili niyang gamiton na eksperyensya para impluensyahan yung ba? Ano ha? Kinsa'y mas daling inasunod sa mga Israelites? Si Prophet Samuel. Basta kung sa isunod ni Prophet Samuel, dito magtapong ang mga tao. Kaya nagpapuhan nyo doon. Nagwikat? Naguha na? Elisa, ano na doon? Eh, muram ko sa Malindia. Tambal na doon, mungawasay ng bitin. Tanaw mo na ako kayo na bitin mo ito ang taon ha? Naro ito ang taon, bitin mo. Kao man hatan yung pupupigin kayo na bitin mo mong gawas na ang taon. So, ayun na rin. Less ang iyong influence kaysa kaprapo sa mo. Hari ko ta siya. Nga nung ingatan? Damay magbun ang iyong design kung saan ang isampo para may influensya. Kung saan ka pa kita buwan na, iyong anak, na iyon siya, magsulong ka karon. Kaya magsulong ka, kailangan huwag mukhaon ha. Huwag mukhaon. Kaya kung nakakali mukhaon, mabil kita. Karon iyong anak, huwag man kayo tubog. Iyong anak, huwag kayo tubog, anak, kaya nung higyan, away iyong anak sa mga Philistines. Kaya nung pagkabot nito, siyempre kita po, ang lagi mo, nakakita siya o honeycomb. Kaya nung balay-balay sa puta. Niya, sabi mo na kakao, mura mo ng tuwan, mura mo ng bread. Ikuha niya, naging kao niya. Pero nalagsig siya, hindi sa siya, papa pa, manunong na lang. Pero yung papa, kawa ko yung makao, luya mo isa na kanan. Hindi na niya, papa, ano ka manunong yung mga kapasting mga nakarong huwa ka sa ta.
asa ko sa buong ito, ano mo ka na nagsip mo ka? Inyo nilong mga sip-sip nga sundalo ni Sol. Ikaw na lang si Jonathan, ang pari ko. Inyo si Sol. Ah, bro, di ay ha? Inaanan na ikaw ka nito, mga ba? Bantay ka ba na ito? Papakay ka ka? Iyan, hindi ka sa panirang pagkulia ka na. Magsinanan mo. Yang kuat sekali dalam kata dia dalam yang hendak mau tu usah sama rasul lagi awal tu baru kutu lagi awal dah kutu lagi tinggal dalam Filistins. Ni ulir dah tu kaki kaku itu sudah mau bawa ke dalam yang ada tu awal yang usah. Dari sisi less ambil show of example, or good example. Orang kaya influence. Si Saul was limited by the legal resources. Kung pasahaw niyo, magpangita mo, Julius, when Saul was king, siya rao si Jonathan ay Saul. Siya rao si Jonathan ay Saul. Ganun ina naman. Kaysa niya nisulong sa klas ng mga Philistines, ang gihimo sa mga Philistines, kikuha ka lang ang mga kanagitawag drastic. Kikuha ka lang ka naman niyo ay mga metal craft. Ipabukag tanan ang mga kanang lugar na pwede makahimo o sur. Kanang, ang kamalungon sa mga armas sa mga Israelites sa panahon na sa panahon ni Saul, ilang mga armas katong fixport at hindi kang para kuha o mga kanang dayaming balhina mga pala. Ang ilahang mga armas, mga piko, mga shovel, mga pala. Ilahang mga armas ka ng mga arano, ng itong gamit sa arano mo, na ibang alsa. Try to imagine, pag inyong ni Saul, okay, soldiers, line up, prepare your gear, at bunin na yung upang sa mano, pala, mag-ibuka na, upang, upang sa piko, mao ito nung paggubat, tanaw na pasahan ang kaneta buk sa life sa during sa time ng King si Saul. Walay, there were no blacksmith diha na iyang itrain. Wala siya'y kihimo nga paagi arunahin makaproduce o sword. Mao dito lang si David. Sa dihan, nakiaway na siya kay Kedulaya. Iingon si David si Saul nao, dala ang sword o dalani. Dalaan ako ang helmet ko. Kapalo ka sa ilahang mga helmet, mga kandino. Mauna helmet sa mga sundalo ni Saul at ang panahon na nag-ikaway sa mga Philistines. Inuna, that is biblical history, secular history. Pakikol mo na yun ang ilang mga. Mauna, mahal mo sila mag-ikaway. Ikaw na po, pag-ingaw ka at na ibang kao, imuha, tinidur na taas. Was lined up na ang mga Philistines at isang sila sila spada na alas tulay at tabunong mo sa ipangimo sa mga Israelites nangitag mga bangang asa makapasok nangitag mga bull rushes mga tikim dito sila makapasok dahil sa diyan niingon na si David ako ay away na tulay at ang giro kayo na dihani siya sa matang sa iyahang pagka maayong masundalo pero ako I will fight him in the name of the Lord. So, kamalaman kayo na yung tapo. Nga, katong iahang mga kaupan sa dalong isang mga isuon ni David na masok dito sa mga caves na yung kaupan. Hindi babaya na si David. David, kumbaya, David, kumbaya. Si David, yung sa diatak dito, wala isuon kung sa ikigamit. Tiratur sa pro. Ano? Di man kaya, hindi ka ba nung si Saul mangit ang paagi kung mula resources? Initiative. Amen. Gamit sa upa. Panagligan, namukha ka niya. Kung ikamit kung sino yung upa, pakamaman, hindi ka kapatulong sa ako. Hindi kayo magsigi. Kung ano ka naman yung gamit? Wah, mag-resundang patog sa kaisundang itong sa kapul.
Katong nag-declare dito sa pulpit. Nag-declare dito sa pulpit. Asa mang gabas? Wag dito'y gabas. Kapag mo sila magigimo para maiwa-iwa. Sundan. Huwag kang nila na lang mapakita ako gabas. Imposible kayo. Namalit ko na lang gamit ko eh. At may tabo, ipangita ako. Wag na. Kung sa mga isang mga tao, gamit na rin, ang pala, manita ko, wala na. Kapilo siguro kung sa mga, ano mas taas, kung sa mga sa mga dito, ang pala. Yawi sa tubo, panitao ni mo, wala na. Duhang na, gamay, wala ko na yawi sa tubo. Para, ito na to, naapa ba, manita ko sa mga, naapa ba. Sundan, kutsilyo, ang kutsilyo, mamiyo, hindi na magpuluan, basta kumakit mo, ah! Kung ano yung kalingin yung anin? Sige nga po ko palit. Sige nga po ko palit. Nag-iimo ko nila ko. Di ba yung muna yun? Pahintay ko palagi nga lahat ng gabas ng gabas. Ang last na gamit sa gabas, yung sa pinutan, yung ito na ako sa kusina. Pero pahintay ako sa kusina. Kaya dito lang mag-iimutan. Pagkat sa kusina, ako, pag-ipangita, bukod. Pagpahalin tayo, wag galing na dalang gabas. Ang ito po, panitaan ko na, kaya hindi kimay mo na, ay kaya na kangamong ihiwa na rin, isumpay na. Sundan, sa awla na mo, pag-istimit sundan, nag-iwi. Ang ito po, kabalo mo, ang gabas na inibigin dito sa bayan sa mga mukhao. Nga na, ay usan din rin, isa, na, ang ito gabas sa pwesto pa. Ang taong ito, nayaan kayo ba? Pagkailan mo. Ang taong ito. Kaya nga, Dabas tuwai! Dabas tuwai! Dabas tuwai! Abot din daw sa ako, ikasampal na, ayan ako nung iputan sa kusina! Ayan, nana, Dabas tuwai! Ang kayo, ano? Wala ko si Dingyong. Bantay ka! Ngayon ka po, aluhan ka po kami ito. Nako, di mo kasampal. Inusultian sa mga tao, ay biglang maabot pa na sige. Sundanan na lang nila, pero mas magsumpay na. Huwag may martilyo. Nakapila na yung martilyo kung ipalit, kapag lang. Daghan pa sa bangko, siguro ng martilyo kung ipalit. Daghan na lang nila, matingala ko. Mawal ang martilyo. Saan ka ng martilyo? Masih praktiso hidup-hidup sa ulo. Pagsigong pagkasabi mo sa ulo na ito, ay nanginginig siya din, nagtuhak pa ito, imagino nyo, nag-prepare din pulpit, pato ang mong gigamit sa hukaw sa atin. Kundi, may mo na, sukaw mong gira na, pahita ako, pahita. Ikaw kasi nyo din. Si Sorting mo na lang, pati mo ba'y matilyo, kuha na lang ka po si Dokto. Hindi siya din po yun. Kung hindi ka lang pag-resistance, malimitahan ka din mo na din. You know, you lack the resources, then you find something na para mag-improve. Ako yan. Si Saul, very, very ka-dingayan. Ikin mo ang kon. Bisag nasakpan na, ikin mo ang kon. Bisa kailangan niya siya, tiki bangkul. Ingon ang, ingon si Samuel, at si Samuel Kasonson, ingon ang ginoon ako, na ikaw, purutol mo mga amalikay ha, purutol mo may ibilin ha, huwag kayo ibilin, patyo sa lang sa ilang hari. Kaya ka ng mga tawad na maunay, wala itawag sa mga Israelites, umapagalit ang kanulong sa tamang ang mga Israelites gawin sa promise na. Patil mo talang kikan sa pinaka-gamay na iro, pinaka-gamay na bata, ano sila natin, kapil mo. Kapil mo ka, tingin mo ni Saul, ang kapil niya dito. Ipamantay ko niya, pero ibili niya si King Agam. Huwag niya patya. Balong ka, ngayon wala niya patya. Ang iyang gusto ipagambuk, so isuroy mo. Ano raw, hari ni sa mga mga kaya sa pilitin mo. Sa unang panahon, ang mga hati mapilitin ka rin.
ipahapa na natupan ang limog sa piin sa harin mo. Musakit na yun. Taugli. O yung gusto yung muon ka. Iyagat. Karun, ang isulti sa Diyos ka sa mga ito, isulti sa mga ito, kakakang soul, kiburok ka na na. Ang iyong limo, nakikita mo sa mga tambong na kanting, mga tambong na karnero, iyan yung dala. Karun, pagkabot, hihimpay ko na sa katanan, hihimpay ka mo! Rupayo! Sugat sa mga ito, sa mga ito, sa mga ito, sa mga ito, anumang imuman ang dala ng budiyo ng dato. Kasi dalaw na ni mo nang umang na si Agap. Ingo si Ha-ha. Tesa-tesa, ingo si Samuel. Ano mang nakadulong ng kukula breathing? Mga mi, mga mo, mga ma. Ano ka nungugot ko? Ano? Usa mo niya? Kamulong ka sa'yo dito ba? Usa? Kanang kagod sila. Kanang kagod sila. Kanang ato na di-operin. I-operin. Kani ang mga tao mo mong gusto na nalangin si Aka because of the people, si Ido siya tingnan na iyahang responsibilidad di tiguan ko. Pero ka, magsiki ka din ka dinay, di kay ka maangkot sa iyong sala, magpagbiling ka iyahang idukot ang iyong sala. Amen. Kana ikaw, bisa ito na itong duha ka kalimutaw, di kaya mo ka magpagbiling ka di ako. Kinsa may nagigabot sa paan nyo rin sa gasarap may kasapan, relax! Kinsa ay nagmuha sa kapi nyo rin, hindi na di ako! Pero pagkanaway mo mo sa awa mo sa hindi na di ako! Talaway mo sa hindi na di ako! Talaway mo sa parang nagigap eh! Kay King Yush, ayaw balibari. Ayaw ikna nga, ayaw ang una. Nailigay mo witness, ilha. Kaya until di ka makuta na kapunto, you're feeling it. That is your lead, mutakrog na di mo di kakakrog. Kaya pa, soul, was limited by impulsiveness. O saan ang impulsive? Kaya nang dali-dali pa. Kaya nang di maguna-una, atak ka rin sa atak. Pasagan ng himo. Saul was limited by the lead of pride. Kaya gusto ang ginigaan si Saul. Di siya gusto sa wayon. Kaya nang sa wayon ka, nindot na, ano, makauna-una ka panalin panalagsa. Ay! Ang nagaling mo yung ngayon mo, sikura ka kukuy. Hindi na. Ang ikaw na nagaling mo yung sikura ka kukuy. Sa tigisa na. Pagkatulong na yung ngayon mo, sikura ka kukuy. Ang awal mo na makaigin ko. Huwag wala ka rin ko sa tigisa. Paminaw, ang garbo para na sa mga walang Ginoo. Ang mga tao na ay Kristo, tabo na nga sa dubog ni Kristo, yung garbo. Maubos pa hala ko sa isulti sa mga tao nito. Ayaw niya pa, pahampog nga, sa bagay ka po ka, pumapulang mga ikaw, kalimot ikaw talong plas. Maikita mo, itse-itse na lang, pumapunin mo kayo pa. Hindi kayo kapaglaba. Saul was limited by the lead of disobedience. Sa Austria, Hegel Pato. Sa iyong rin kayong tao, mauna yung instruction, mauna yung muha, di ka po musunod. It will hold you back. Kaya imong pag-disobey, it will hold you back. Saul was limited by the lead of jealousy.
Now, ayaw kasi nasawan. Ayaw ko na una ang mas maayo sila. Sila'y nakauna na kay Panahon. Kung yun ang pakita, basta masina na kay sunod nga itong upang sa diwatay kabuka. No? At pagkaroonin lang dito ang naaag sa buwa. Apulis siya ng TV ko. Apulis sa punta ng pages. Apulis siya ng kwalo. Ano? Ako parin sa punta. Rosunay lang po di pala. Sagatinas to the bone. Kung naa sila, sa tingin ang naa sila. Kung wala kayo, hindi lang wala. Para rin mo. Doktor, mayroon sila na ikuya. Basta tingin ang alamot na na ikuya. Ang ulahin ka na wala ikuya. Inang gawin eh. Magtalipalit in my way, let's pray about this word. Karong mula na, or first Friday of June, we're going to have our purity banquet sa Tuyang Tibon. Mga ginikanan, kuyong anak, ay inyong mga anak, may mong pakisaan ninyo. Nagpiling sila maguyang-uyang, piling sila maghilabot, o babae, o maumabae, maghilabot, o lalaki, o naamang galing-uyang, tulagan. Amen! Ano na, may mong pakisaan sa inyong mga. Mulit in purity. Ano? Inoon ka kung mga makakaabot. Sabi na ito rin, true love wins. O tingkan mo pa ito, buskang lang rin sa atang. Mga ginikanan, mayroon ka maka, hindi mo ko pakisaan ninyo. Tatumangan sa Diyos. Yan, pili ko magkapasdan ako yan. Ako ipanangin ninyo. Huwag ang ako, may mong uyap, dili ko mudawa o dili Kristo hanom. Dili ko mudawa o dili baptis. Amen! Gawin mo naman hindi. Ako yung katong baptis niya. Di baptis magaling katong yung nagsimbahan ng baptis. Amen! Kung nagsimbahan magaling katong nag-offering ng nagsimbahan ng baptis. O nagsimbahan, nag-offering, katusang masinuntanon sa pastor na nagsimbahan, na nag-offering na baptis. Amen! Hindi ko eh. Ayaw limitahin ang Diyos. Karoon na ay just karoon last week of May or first week at first Friday of June. Tanan na mo yung people, paghimo ko pakisaan sa inyong ginikanan. Okay, ito, nakauyan ko ako, bulagi! Ito, isa na ko, ay napakro! Pastor, nagkakos ko ako, ayaw na po, pakakos otro! Hindi kayo na ingon. Pastor, nakakos ko na ingon. Ano? Tidak tahu. Earring kali, bayi ibu kali. Tiba earring kali, sampah-sampah ini kali. Iya, sampah itu, lo sampahnya, buat dagingnya kayak itu, mau balik cepat. Iya. Ibu kali, normal lah ibu, pero karena ibu ang kalau ingin ibu ikip pure until the day that God will give you His will. Unang, ayaw ko suhin. Ayaw kasi na sobrang kung ayaw yan. Sa tingin na sila.
Ang hal-example sa mga makalulukoy ngayon na bilang ikaw ang pinarong kastino. Amen. You will go places. Di ba nangintahan ng inyong blessing? Amen. Si Saul, as edited by the legal danger. Si Saul, marami kayo nasuko. Yan, hindi kasuko, ang iyang kasukan, hindi ang sa'yo ang tamo. Pero magsili siya kalakot ni David sa buhay ilimo si David o katalakot siya David. Malinaw, the wrong kind of anger is when you are angry at the person and not on sayang ilimo ang sa'yo. Ang sakto ang kasuko kanina. Ilimo ka lang sa'yo ang tao sa anang punto ka nakitan mo. Kasuko sa sa'yo sa dautan. Pero ayaw kasuko sa tao. Kaya kanang kawan na pag-aubang, mag-inarong na, amin ko naman na. Pero nasuko ka sa tao, isang pagwa na nag-iimong gawagan, makakita ka, mag-ugod ka. Nakahasap niyo, sasaling. Ayaw kasuko niya sa iyo. Huwag nag-iimong sa iyo din. Walang doon. Pero si Son, ang iyan kasuko, tao. Suko siya dito. At kayo ang nabasahan. From that day on, makadungog ng galing siya, atong panahon na ang kanta kay Juan Man. Ang song hits atong panahon na, number one hit song sa chapter kay David has claimed his 10,000 and Saul has killed his 1,000. Kada Juan ang mga kanta, marakog na ng kanta kami doon sa mga yung people na sa galing niya puso karon. Roar, karana, sa'yo sa karunay. Ha? Pagkakabalo din rin. Ikaw, baby, ron. Pagkakabalo. Sa'yo sa karunay kanta. Kaka na sa'yo. Ha? Ito. 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 Na? Oo. Oo. Oo na. Uso ha. The one of the best known man. Uli, uso ron. Okay. Ato pa na una. Ilan ang katao sa mga babae. Makakita si David. David has killed his 10,000 and sold his 1,000. Let it go. See, I did it go. Let it go. Oh, si Kat, ako pala una mo nang si Saul. Maglakot siya, makalungo ka na. Lakot siya, David. Why can't you go back? Yung anger, nakapugun niya para siya mag-grow. He was limited by the need of BC. Kapag mo worst case, yun ano yun. Before we end up, ato rin kapuso next Sunday. Ano naman, introduction pa muli, aking maker. Kapag mo the worst case sa part ni Saul, he was content to have this and allowing them to stay in his life. Ang problema ni Saul, paminaw, kapano si Saul na itana iyang witness, kapano si Saul na i-confront na siya ng problema, pero wala yato niyang itin. Kilig na siya, ayaw pag-uyap-uyap, pag-uyap-uyap niya po. Kilig na siya, okay, kahit niya po ulo. Kilig na siya, Saul, dilimaan ko sa sala, mamakak niya po. The worst case, he was content na nagpabilin kapag siya nangasaan na ng problema. Sumot na siya magpabilin na natin. I'm telling you karun na hapon, kung naakay nakit ang problema ni mo, na dili ka panalangin ng Diyos ni mo, i-deal na. Kung ano ibalik-balik ang deal sa inuwa na, because you are not honest with God, na gusto ka mo get over na. And the way na gusto ka ng inyong lifestyle paliha sa mga believers. I-deal na. Kaya yung kinaiya na tapulan ka, kapag nung tapulan ka, nagpabili na niya ako ka mag-tinapulan. Sabi ko, ang hindi naman yung tapulan. Lago pagkapagkaon. Right. Kapag nung ka-problema na di mo, i-deal na. Amen.
sige ka, panaway, inawayan kita. Pag lukang din na mayo, hindi yun na. Amen! O ang worst case, bisag ka ba luka, hindi mo hindi. Amen! O nang tagal mga Kristiyano, it's time that blessing will flow down at mahimbe. Hindi sila ka flow to the point na mag-enjoy sa Christianity. O nang always remember, there will come a time na dili lamang dia ang imong kaugalingon o limitasyon para din kamagro. Mabot ang panahon, people will put elite on you. Naay mga tao nga panikamutan niya at idukot kapiraon ka din kamagambo. That will be extra day. Ato na katunan, sunog isa day. Karon, ibukam sa una-una kasi-kasi, there are things sa inyong life that you need to be honest and to deal with. I-deal na. Ayaw tuguti magpapili na kanina. E magpapili kanina, it will be the one that will pull you down. It will be the one that will hinder the blessing and gustos kinayakan sa inyo. It will be the one na ang espiritu o ang imong pag-improve as impression dili mo abot. You cannot be the person as God wants you to be if you won't allow all those lead mo tabok na. Ikaw may kailanin mo. Ay mga tao na palibot mo kanulay na kang ginati. Try na mo lo. O be honest. O tawato na. Ay ayaw sugod ng pamilya na din. Rindog ka matapok ka. Loving Father, salamat sa iyong gihatag na mong mga panahon na makasimba. Salamat Lord sa iyong gihalaw na mong panahon ng kaigayunan. Pagbibili mo ka ba ng patutuan? Pagbibili mo matuto? Pagbibili mo direksyonan? Pagbibili mo giyahan. Lord, hindi mi gusto magkabilin sa kahintan na naong taing potensyal to experience greater blessedness. Naong taing potensyal to enjoy real and true Christianity. Naong taing potensyal to become a better person. Better than we are right now, we do something in San Francisco. But yet, because we need to know to deal honestly, and in mga butang na nag-tugong na mo, nag-hindra niyo, mauna, healing ka, ka-bless, at takatak sa samong kinabuhin. Lord God, I'm giving you these people. We want you to makakawa niyo. Ibu kong gigiyahan ang legal message, ibu kong gigiyahan ang legal message. It's because you want us to grow to another level of Christianity wherein hindi kong magpabilin sa ubus ka kainta o hindi nagka-improve din ang kasi ng mga tao. Nagka-lampong din ang kasi ng mga tao. Nag-prosper din ang kasi ng mga tao. So, hindi ninyo mga katawan. Well, help us when I close. It is your desire to prosper as a person. It is your desire to prosper as an individual. It is your desire to prosper as a husband, as a wife, as a son, as a daughter. It is your desire to prosper as a member of this church. It is your desire to prosper as an employer, an employee, a manager. It is your desire to improve sa imong present na ngayon kakaroon. It is your desire na makaligawas sa kinabuhin at sa kalisun. Kung naka sa imong kasing-kasing o pagbati, ang tinuha na ikapuhin na ka na hindi ka maka-experience ang kabulaanan, then it is your choice
to deal honestly with whatever that is holding you. More questions. I'm giving you an opportunity that you can talk to God. I will include you in prayer. Gusto ka? Kapabilin ka sa kayong tao na di ka maglam mo? Kapabilin ka sa mga ito. Pero gusto ka kinabuhi ka maglam mo? It has had a unified prayer in this hour. I'm inviting you. You want a life that is prospering, blessed life, then you can pray with me here in the altar. Sige, kinsa may gusto kinabuhin o sa pagkakas, hindi malilitahan ang pagkakalangin dito na hindi ka sa pagkakalangin. While you are kneeling down, head bows and eyes closed, loving Father, ibuulan ka namin karong orasan. Ako invitado mo nga kanakan to come in the altar because I want them to make a commitment with you. Yung kakita kasi ng mga kasikasi, it is their desire to prosper. It is their desire to improve as a person. It is their desire to be a better person than who they are right now. That it is your responsibility, Lord, to bless them. It is your power that we need. It is your grace that we need para maglamo. You know, kakita ka sa kong kasing-kasing. Kanunay kong unungon si Cruz sa kasya, asking you, Lord, you make my life improve. You make my life prosperous. You bless me with everything that you could bless me. Maximum na pagkiyali mo ka sa kong pinabuhin kino, and that is what I am coming to you. Kapalukaan ito yung dito. Balukaan ito, I'm always asking your throne of grace para maximum na pagkiyali sa relasyon, sa financial, sa physical, sa emosyon, o sa tanang mata na parte sa kinabuhin sa inyong mga kanakan, pagalukaan ni Lord, asking you, and praying. So, naanig ka nun sa tumangang naanig nyo, nagkainusap, we want you to bless us. We want our life to prosper. We're praying this in Jesus' name.